Naghahanda na ang COMELEC sa pagbubukas ng voter registration sa Pebrero, kung saan posibleng gawin din ang satellite registration. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, ayon sa COMELEC, pagkakataon ito para sa mga botanteng na-deactivate yung kanilang registration, lalo na kung dalawang beses daw na magkasunod silang hindi nakaboto. Sa pagbubukas ng bagong taon, bagong pagkakataon muli ang ibibigay ng Commission on Elections o COMELEC sa mga botante para makapagrehistro. Aarangkadang muli ang voter registration sa darating na Pebrero bilang paghahanda sa midterm elections. Under the election code, if you fail to vote twice on an election, automatically madideactivate siya. Sa huling tala, may mahigit 227,000 ang registered voters sa Batangas City. Sa Tansya, mahigit sa 10,000 ang pwedeng madagdag sa listahan ng mga botante. Pinag-aaralan pa raw ang mga lugar na pagdarausan ng satellite registration. And if necessary na mag-satellite, if necessary, we will do that. Papaprove natin sa taas. Ayon sa komisyon, tuloy-tuloy raw ang gagawing voter registration. Sa initial impormasyon, posibleng magtagal ang pagrerehistro hanggang Oktubre o Nobyembre. At habang maaga, ipinapaalala na ng COMELEC na magtungo na sa kanilang opisina at huwag magpahuli kung kailan malapit ang deadline. Ace, wala pang naisa sa pinal na eksaktong petsa kung kailan mismo sa Pebrero sisimulan yung voter registration. Maglalabas naman daw yung komisyon ng abiso patungkol dito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.